Good morning po. Gagawa ko ng waraga enab. Ito siya, ang mga ingredients ng waraga enab. Okay? Yan siya. Tsaka ito. Kasama ito. Gagawa po ako ng video kung paano magluto ng waraga enab. Okay? Ito siya, empty siya. Yan. Okay, para mas masaya. Lalagyan ko siya ng mantika, which is not totally mantika. Ito siya. Yung sibuyas niya. Sibuyas lang walang bawang. Sige, masyadong marami ha. Lalagyan ko siya ng kamon. Ang pabango at pampasarap siya. Para mas mabungo siya at malasa, medyo ano siya, dapat yung medyo brown na ang ano niya, ang onions niya. Ang ano po, ang waraga enab po, isa po ito sa ano, bali, isa po ito sa specialty ng mga Arabic people. Okay? Tuwing may okasyon sila, meron sila nito. At saka pag binili nito, ito nila, mahal as in mahal talaga yung waraga enab. Napakaliit niya lang, pero mahal siya. Okay, so ilalagay ko lang tomato. Para mas templado siya, ang iba nilalagyan nila ng ano ng tinatawag nito na magic, yung North Cubes, pero ako hindi, asin lang. Lalagyan ko siya ng kaunting turmeric powder. At saka kaunting sweet paprika. Kumbaga yung ano lang, kaunting-kaunti as in kaunti lang talaga kasi pangit din naman kung lalabas yung sobrang marami ang ano niya. Kung sobrang marami ang ano ba yan, ang ingredients na ilalagay ng paprika or ng ano, ng ano ba yan, ng paprika at saka kurkuma. Okay. And then, ngayon, ilalagay ko na ang esmasri. Ito, esmasri. Kumbaga sa Pilipinas, ito yung bigas na malaki. And then, lalagyan ko siya nitong kaunti ng ano, ng iba to, yung ano ba to, tawag nito, kaunti lang siya, masyadong marami.
Then after that, lalagyan ko na siya ng pampabango pa. Ito siya. It's beans. Pango. Tapos hindi na siya kailangang ano, hindi na siya kailangang maluto ang bigas kasi ang luluto sa kanya mamaya ibang level na. Ayan ang itsura niya ngayon. Ayan. Okay. Dito naman po ako. Ganito ang paggawa nito. Para mas safe siya na hindi siya lalabas ang kanin niya. Kailangan bubusisiin mo masyado. Ito siya ang sinasabing ito ang tawag dito, ang pangalan talaga nito ay yung grape leaves. Okay, grape leaves ito. Waragaena. Napaka-special nito para sa mga Arabic people. Tuwing may okasyon sila, kasal, party, laging meron ito. Pag binili ito nila, sa ano, sa restaurant, napakamahal po nito. Siguro ang mga 20 pieces nito more or less 3 kg. Okay, 3 kg. Ang per kg ay pumapatak ng 156-157 ganyan. Okay, ganyan po siya. Pasiguruhin na hindi siya lalabas ang kanin dito sa enab leaves na ito. Enab, yung ibig sabihin ng enab, yung grapes. Kailangan aayusin masyado. Tapos, iro-roll siya. Kaunting-kaunti lang ilalagay niya para sigurado siyang lutong-luto. Ito kasi kumbaga itong bigas na to is masyari kumbaga sa atin. Ito yung bigas na malagkit. Ganyan siya. And then, pasiguruhin na hindi papasukin ng tubig. Okay? Kasi pag pinasok ng tubig, masisira, lalabas yung kanin. Masyadong maduming tingnan. Ganyan siya. Ayun. Lumabas na nga. Yun. Kaya dapat talaga bubusisiin masyado. Dapat be sure na wala talagang lalabas. Pagka may sira-sirang kaunti, pwede na yung tatapalan na lang gamang ganyan. Tapal-tapal lang. Okay? Ganyan siya. Ganito na po ang kakalabasan niya. Sa maliit na piraso na yan, sa maliit na ginawa niya, napakabusisi po ng pagtatrabaho nito. Napakabusisi. Ganyan lang po siya kaliit. Pero, napakamahal po nito. Siguro po yung mga nakabili na niyan, mga kababayan natin na nakabili na niyan dito sa Kuwait or dito sa Arab world, alam nila kung gaano yan kamahal. Ito po, ito ay my own way of making this waragaena. Pero yung iba po, iba-iba naman ang paggagawa nila. I mean, yung pagluluto nila. Pero ako, ano ko to eh. Kumbaga, sa tingin ng amo ko, specialty ko today ito. Talagang pag ako ang nagluto nito, sinasabi nila, wow. Kasi minsan nga, nagpapaluto siya sa akin para dalhin sa mga kaibigan niya. So feeling ko, masarap talaga. Okay. Ganyan siya. Simple siya. Pag tinignan mo siya, oh, napakaliit yan, oh, ganito. Pero napaka mahalaga nito sa mga Arabic people. Ganyan siya. O, diba? Napakabusisi niyang gawin yan. Tingnan mo, maliit siya. Maliit pero mahal. Pero, ano naman kasi sulit naman. Pang-special talaga nilang okasyon yan. Na kasi naka-attend ako dito ng kasalan, talagang meron sila yan. Pagka yung mga malalaking party, hindi sa kanila yan nawawala. Yan. Pag niluto ko ito, 4 to 5 hours. Pero yung napaka-slight lang na apoy niya. Pag kumulo na siya, dahan-dahan na lang yung apoy niya. 4 to 5 hours siya niluluto ko para talagang lutong-luto siya. Yung talagang ang sarap-sarap ng dahan niya. Kailangan busisiin masyado kasi ito napaka-sensitive niya. Yung baga madali siyang masira.
Ayan. Pero hindi naman ibig sabihin pagkapunit na siya, itatapon na, no. Tatapal-tapalan lang siya. Ah, diba? Ganyan siya. Ano ba ganyan siya? Tatapalan ko lang siya nang magagamit ko pa siya. Pagkasanay ka na dito, madali rin naman gawin siya. Kaya tulad ko, nabibigyan ng hangat na. Masarap siya, alam mo. Tapos, mamaya lalagyan na lang ng ibang dekorasyon pag naluto na siya. Ang baga pampaganda niya. Ang baga sa tao, pang makeup-makeup niya. O, diba? Ganyan siya. Matrabaho kasi siya. Una, dalawang beses mo siya lulutuin. Una yung pagluto nitong bigas pagpa. Anong bigas? Pero sulit naman siya pag naluto na siya. And then yun nga, masyadong matagal mo papakaluin. Pero yung iba, niluluto lang nila ito for 1 to 2 hours. Pero hindi. Iba talaga ang kinakalabasan niya pag ganun kadali ang pagluto niya. Kasi hindi siya yung talagang mamalalasahan mo yung talagang sarap niya. Hindi. Ito kahit malaki siya, pero lalong mas kakaunti lang dapat na ilalagay doon na bigas. Yan. O, diba? Akala mo ganyan-ganyan lang yan talaga, napakamali. Yan siya. Marami siyang sira-sira. Pero okay lang. Kaya kong gawin ng paraan. Hindi aabot siya. Nag-inisan ko na kasi magluluto pa ako ng lunch. Alam
Alam mo, pwede rin itong gawing business sa Pilipinas eh. Kumbaga, may kaunting ingredients na lang nababaguhin kasi may ingredients na wala siguro doon. Pwede itong maging business, small business pag-umpisahan ko. Masarap siya yung mga pang-party-party ba? Three or four. Patapos na siya. Bilis. Na siya sira. Okay lang. Tapos na ako. Wow. Makasama ka, girl. Yung mas. Nakuha pa rin siya sa tapal. Di ba? Last one. Finally, tapos na. Ano na po siya? Hindi ko nalagyan na si Bias. Sa final round na po ako. Kailangan ko po ng ito. Isang lemon. At ang olive oil po ay dapat marami siya, as in marami. Ganito po siya. Dapat half glass ng olive oil ang ilalagay. Half glass. Pero sa since na maliit ang ano, okay, half glass lang. Pero talaga kakaunti lang naman ang ginawa kong work enough. And then, lalagyan ko na siya nito.
natin siya. Lalagyan ko siya ng asin. Para mas templado siya, lalagyan ko siya ng asin. Sa. And then, lalagyan ko ulit siya ng sweet paprika. Kaunti. At lalagyan ko ulit siya ng kaunti nitong turmeric powder. Kaunting-kaunti lang, as in kaunti lang. Okay. And then, yung lemon juice. Lalagyan ko na siya ng lemon juice. Katas na lemon. Yun na. Ay, nawawala na ako ng lakas dito sa lemon na ito. Ang ginagawa ko po, para mas sigurado siyang talaga siyang yung bang yung lasa niya ay andyan dyan na, pinapakulo ko muna siya. Para yung lasa niya, yung asin at saka yung lahat-lahat ng lasa niya, ay andyan dyan na siya. Kailangan pakuloin muna at least 2 minutes. Yung lemon niya hindi masyadong marami kasi walang lemon, walang juice ang lemon. Okay. Yummy. Okay, so bali, andyan dyan na siya. Lagyan ng kaunting asukal. Lalagyan ko po siya ng kaunting asukal. Kaunting-kaunti lang, as in ganyan lang. Napakalit niya. Teaspoon. Okay, nakulo na siya. Asan ka na? Nakulo na siya. Ito na ang itsura niya. Okay. Supposed to be dapat niyan, may onions din sa baba. Okay, so ilalagay ko na siya. Look, ilalagay ko na siya dyan. Remember, dapat maraming, yan, dapat maraming olive oil ang inilalagay dyan. Yan, ano siya. And then, para hindi mag-crumpin yung ano niya, yung warganab niya, kailangan patungan siya yung mouth. Diba yan? Patungan siya yung plato. Pwede na kaya siya? Ay, hindi pwede.
Hindi siya pwede. I need it somewhere. Na plate. Ito siguro pa siya sa kanya. Hindi pa rin. I'm gonna try another plate. Eto, pasya siya. Okay? Dadaganan siya para hindi, pag gumulo siya kasi, masisira ang warga. Okay? Siya. See you next video. Sa aking mga subscribers, salamat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipress na rin po. Pakisubscribe ako at pakipress na rin ang button para manonotify kayo every time na mag-upload ako ng video. Salamat po. Bye-bye.